Bakit pa natin ipagagawa yung bahay kung hindi ka pa uuwiin? Oh, pero ala naman tayo pagkakasala. Ayaw po talaga. Ano? Ayaw po niya. Pinapayagan akong umi, pero wag daw akong magtatagal. Ang ibig sabihin, wala naman akong ginawa masama sa kanila. Ngayon, sasabihin ko, eh kahit nga maghiwalay, dahil marriage kami, ngayon, gumawa siya ng kasulatan. Wala naman akong ginawa mali sa kanila. Kaya pagka thanks, okay, you know. Opo. Pero tay, ganitong ganito yung mga ginagawa niyo naman. Oo, kwan ma'am. Talagang noon pa, kahit noon pa. Talagang mahilig akong magsulat. Kabilaan to po pala to. Oo. Sasabihin ko na ito to. Isa akong doctor engineer na hindi nakapag-aral. Pagpapatunay, ma'am. Ano itong three wish? Ibig sabihin, pagka three wish, tatlong klaseng ingredients na pataga o vitamins. Kasi yung three wish na yan, ang ibig sabihin, three wish, pwedeng tatlong patorse, pwedeng urea, pwedeng vitamins na pampabunga o pampabulak. Three wish. Yung 33 naman, nasa bumibis dati kung ano ang ilalagay mo sa puno. Kaya 33, ayan, ibig sabihin, pwede kang gumamit ng taing kalabaw, pwede kang gumamit ng taing manok, pero pagka-check 37, malayo sa puno ng halaman na paglalagay. Nagsusulat si tatay ng kung paano patutubuin yung mga halaman. Okay. Tay, ano? Ba't di pa daw kayo kumakain? Tapos na po. Tapos na po. Tatay, ito. Ito yung sinasabi. Ano po yun? Patutubuin ko na. Ang dami pala nito, tay. Ilang piraso ito? Nabilang? Hindi ko nabilang. Yung itinanim ko na yon namin ng mga Albert. Halos 1/4 lang ito. 1/4 lang. So, madami ho ito. Patutuyin ko muna. Kaso tayo, dapat di ba ano to? Yung tuyo talaga siya? Oo, tutuyin. Ang gagawin ko dito, pahihipan ko sa ventilador. Kasi pagka sa araw, maluluto siya. Ganun ho pala yun. Ayun, at least katay, kramalan po niyo. Pero yung sinampol ko na yan, tatay. Ando na, nasa tray. Ayun, nakita niyo pa. Tumubo na, sinampol ko na yan. Patutuyin ko muna. Okay. Sige, tay. Thank you po. Kala ko nagda-drawing kayo, kaya Nag-audit ako kung paano magpatubo ng sanga ng mahogany.
Ah, okay. Sana lang mahuga ni Kuya. Okay. Thank you, Tay. Inaalam ko kung paano ito yung diskarte at saka kung ano ilalagay sa puno o ano man. Sa nga po nang mahuga nito? Hindi pa ako tapos. Pero Tay, nag-aalala po ako eh. Hindi po. Hindi po, ibig ko sabihin nag-aalala ako. Kala ko bumabalik po kayo sa dati. Eh, hindi naman. Ito nga, kung medyo mura, in-audit ko nga. Alam niyo na kung ano ilalagay ko. Hindi po yung pa-drawing-drawing. Hindi po. Ah, okay. Kasi ilang araw na daw po kayo nagsusulat. Wala na akong alam doon, tatay. Dati ko nang ginagawa yan. Okay, thank you, Tay. Kala ko po kasi. Kasi nung araw talagang nagtatanim ako ng pakwan, talagang ginagawa ko na yan. Eh, ang totoo niyan. Sorry. Wala, sorry po. Kung nakasuot ka ng marumi, nagtatrabaho ka sa San Ildefonso, ano, nakita naman nila ako, ano. Pero wala naman ako ginagawa ng tao. Kung nakita man nila ako nagsusulat doon, ano, man. Wala akong mapwestuhan . Kahit mas, ano, sabihin ni Mayor, ano, kahit sabihin nila ako, gano'n o sira, may wala naman sila ebidensya . Ako, nagtrabaho. Ako, nagtrabaho, tatay. Kahit sino, mga nakakita sa akin, maawa talaga sa akin at mapagkakamalan na nga ako. Ano. Pero wala naman ako, wala naman silang nakitang pangit. Ang pangit sa akin, yung kasuotan ko. Kasi wala naman nag-aasikaso sa akin. Ganun lang po. Ano, sorry po, magandang hapon po. Ano. Ay, magandang gabi po. Yung pong mga iba niyong sinulat, nasan po? Heto, tatay. Ito lang yung sinulat ko kagabi . Ito nga yung sa sitaw, ayan o. Ito po. Ayan, nabuto ng sitaw, ano. Mura, ano. Komplikasyon tatay . Ito po, ano po ito naman? Yan nga, yung buto ng sitaw na yon. Ay mahirap basahin ha tatay. Ito ang kabuuan. Po. At layer stengs, kasi pag layer stengs, meron kang gagamitin na items para hindi siya mabulok o hindi siya masira kung i-stack mo siya. Pero understood tubo tatay, kaya nga, ayun o, check, ano, 37 tanks, o, kaya pagka tanks, okay, Opo. Pero tay, ganitong-ganito yung mga ginagawa niyo nun. Kwan ma'am. Talagang noon pa, kahit noon pa. Talagang mahilig ako magsulat. Kabilaan po pala to. Ito yan tatay, kaya gayang puno, automotive na po yan. Automotive? Automotive naman, komplikasyon pagka puno. Pagka kasi tatay, ano, sasabihin ko na. Yan, hindi na kayang basahin, ano. Pero yan, automotive na yan na detalye, kahit ipakain sa computer, understood na yan na buhay yung ino-audit mo. Ngayon, kasi, pagka hindi na puno po yan, may kulang. Ibig sabihin, hindi pa mabubuhay yung ino-audit mo. Puno . Understood na yan. Yan lang po yung mga nasulat ko tayo. Lang po, ano. Ginagawa ko lang din libang, ano. Opo. Magandang gabi po, mga ka-Techram, ano. Okay na po, medyo na-develop na po natin yung promised land. Lahat ng pinamili ni tatay ng mga pantanim, nakatanim na po. Tapos, yung kulungan ng baboy, kulungan naman ng konti na lang po, ano. Malapit na natin lagyan ng alaga. Tay, sobrang nag-aalala po si Tatay Albert sa inyo . Hindi po naman. Yung pagkain. Tapos na po. Hindi po yung tapos. Medyo may napapansin daw po siyang medyo malalim po kayo mag-isip. Wala naman, ano. Mag-iisip tayo. Wala naman tayong dapat isipin. Sinabi po sa akin ni tatay, hindi ko yung wala po akong iniisip kasi tatay, kung ako, ano, kung ako'y nag-iisip pa, kasi hindi na ako makapagsusulat, hindi ko na alam, hindi ko na intindihan yung sinusulat ko, kung ano. Talaga nga lang, ako, naamin ko, hindi ako marunong bumasa. Hindi po, ano po? Hindi rin ako marunong magsulat, pero kung hihingan ako ng sulat, marunong akong mag-detalye. Tay, wait lang.
Hindi sinabi sa akin si Kuya, boss, ayoko nang paligoy-ligoy na. Eh, ano po bang status niya mag-asawa? Eh, sa akin tatay, ang sa akin, wala naman kami problema. Matanda na kami. Kasi kahit noon, sanay na ako magtrabaho sa malayo. Eh, kung ano naman ang sasabihin nila na ako ay gaganunin pa, abay, ayaw ko na tatay, ano? Ayaw ko na, tahimik na ako. Ngayon, kung tungkol sa amin mag-asawa, malaki na yung anak namin. Tay, yung pamilya mo kami. Okay. Kaya wag mo kayong mag-isip ng okay, ano. Wala po akong iniisip na iba. Okay. Kasi, kung mag-iisip ka ng iba tatay, ano man ang mangyari? Ala nang mangyayari sa'yo. No? Pinagtatawanan ka na. De, kung meron kang naiintindihan na gawin, nalalaman na gawin. Eh, kaya nga lahat naman, dinidiscard ko eh. Dahil kasi, dati na akong ganito na hindi nila alam. Kahit papaano nakakaintindi ko. Hindi yun, na-stress po ako sa sinabi po ni Kuya August. Pag iniisip ko, masyado ko kayong... Tatay, ako buo na sa sarili ko. Kung ano man sasabihin nila sa akin, wala akong pakialam sa kanila. Kung meron man akong trabaho... Po, yung asawa po niya? Hindi, wala akong kwento. Nasa bahay yun. Nasa sa kanya na kung aalis siya. Pero wala na akong kwento. Malalaki na yung anak namin. Gusto daw po ako makausap eh. Okay, wala naman akong problema. Kausapin mo. Pero ayaw, kung ano naman ang sasabihin nila, abay, nagtatrabaho ako eh. Wala na po, bukod doon, nagtatrabaho ako. Basta tay, nandito kami para sa'yo 100%. Ako, baka higit pa sa 100 tatay. Echi! Kasi, hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa namin ni Mang Albert kung hindi 100%, baka mahigit pa sa 100. Dati ko nang ginagawa yan nang hindi alam ng asawa ko. Kung saan ako nagtrabaho, hindi niya alam yan. Kasi permis lang na sa bahay yan. Ngayon, ang mga taong tumitingin sa akin, bakit ganyan? Sino ba yan? Nawawala yung aking... Ako gusto ko hanap buhay. Eh nawawala yung karapatan kong magtrabaho eh. No. Pero dati na akong ganito tata. Hindi kung gusto niyo ituturo ko lahat ng mga ginawa ko eh. Kahit sa San Ildefonso. Hindi lang nila ako tinignan, ngayon lang ako nakikita. Basta tay, nandito lang kami para sa'yo. Ay, tatay, okay lang. Ay, maganda nga, matagal na ako sa inyo. Ay, wala naman kayo nakitang pangit sa akin. Oh, love you, tay. Ay, same to you, tatay. Pasensya na po, kasama sa po sa pag-aaral ito. Hindi man po ako nakatapos, hindi man po ako nang marunong bumasa, kahit pa paano marunong ako magsulat, ano. Nag-aaral ako, tatay, nag-aaral ako. Nag-aaral ako na nag-iisa ako, wala akong teacher. Kasi, ang taong hindi marunong, ala naman masama siguro mag-aral ng sarili. Ano? Ako kasi nagtatanong ako, paano kaya itong basahin? Awa ng Diyos naman, andyan si Lord. Talaga, aminin ko, pag nagsulat ako, hindi nila kaya ang basahin. Pero, kaya ko ipaliwanag sa kanila. Salamat po, God. Salamat po, mga katekra. Kuya, up mo muna yan. Up mo muna. Pero, bakit kaya ganyan magsulat yan, ano? Hindi, okay naman tayo. Sinasabi, pagka nakita nila, bakit kaya ganyan magsulat yan, ano? Kasi, kahit na ganyan yan, kaya natin paliwanag yan eh. Natapos kaya nila yan, tatay? Okay lang kayo, tay. Nasabihin ko, kaya ganyan ako magsulat. ABC Network yan eh. Kaya nasabi kong ABC Network, parang abogado yata eh. Tayo na pong gusto niya sabihin ko sa asawa niyo. Gusto po ako makausap. Tatay, ako, kung ano man ang gusto nang sabihin sa inyo, kung ano man ang sasabihin niya sa inyo, pakinggan niyo na lang. O ano man. Ngayon, kasal kami.
Ha? Pero wala akong ginawang pangit sa kanya. Ngayon, kung ano man po sasabihin, sabihin niya sa akin. Bago niya sabihin sa inyo, sa akin muna sana. Kasi kami ang nagsumpaan. Hindi po nung huling punta niya doon, may sinabi po sa akin si Kuya August. Ay, ano po yun? Basta ako, uuwi ako tatlo. Wala po yun. Eh, pagkasalita lang gano'n, wala namang... ano po yung mga sinabi si... Pwede po malaman? Alin po ba? Sinabi po nung asawa niyo. May sinabi po sa... Gusto ko sa inyo na po manggaling tayo. Wala naman sinasabi sa akin. Ang sabi ko, talagang binabala ko, mag-abroad ako. Aba, hindi mag-abroad ka. Ayun lang naman, wala naman eh. Saka may nakalimutan ako niyan, kaya ako... Ganun lang, wala na. Ay, pasensya na po, tatay. Wala po. Okay lang po. Wala si po tatay, kami problema. Si Papa mo. Ngayon, kung may problema sa akin, okay. Niya sabihin bago sa inyo. Wala akong problema. Tayo, nagtatrabaho. Tay, ako yung, siyempre, ako yung unang-unang masasaktan pagka... talaga, tatay, ano? Ang totoo para sa akin, kasi kahit na medyo nagkulang ako sa kanila o nagkulang man, pangunahin ako, ano? Kasi kahit ano mangyari, marriage kami, ano? Marriage kami. Ngayon, kung meron siyang hindi gusto, sabihin niya. Kasi, totoo naman sinasabi ko na kung binibigyan niyo man ako o pinaghirapan ko yung ibibigay ko sa kanya, binibigay ko talaga sa kanya. May naiiwan sa akin. Ngayon, kung sasabihin niyang wala akong binibigay sa kanya, saan ko gagamitin yun? Hindi naman ako umiinom. Hindi naman ako nambababa eh. May sama po kayo ng loob eh, no? Wala, tatay. Ang totoo, tatay, manhid na ako sa problema. Noon, hindi ko kayang paglabanan ng problema ako. Manhid na ako. Si Tatay Albert, nag-aalala kay Tatay Freddy. Ano po yung... Siguro, tatay, ano, wala naman siguro masamang magsulat eh. Dahil kasi ang tao, pagka hindi nagsusulat eh. Nawawala yung diskarte, ano. Kasi ang uso ngayon, ako talaga, cellphone. Understood yan kasi... ang cellphone kasi pipindot-pindot ka lang eh. Kasi mas maganda yung sulat kamay, tatay, kahit saan paraanin. Kasi ang sulat kamay, sistratus eh. Ang cellphone, kung ikaw gagawa ng text o message ng cellphone, qualities yan eh. Ngayon, kung talagang gagamit ka ng sulat, ha? Sulat kamay sa computer, stapler mo. Opo. Tama po ba? Tay. Wait lang, tay. May ano lang po ako kayo. Ano yung isang araw kwento po sa akin ni Tatay Albert eh. Medyo nabisi po tayo kaya hindi ko po masyadong naanuhan pa. May kwento po sa akin si Tatay Albert Katekram. Tay, ano po yun? Hello, mga Katekram. Pinapapansin ko kasi ang kasama ko po, tatay, na siya nung Sabado, may sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Siyempre, ako naman, noon lang naman na nag-ano sa akin ng ganon. Siyempre, ako bilang isang kapatid niya o anuman at kasama niya sa Promised Land, siyempre, inaano ko na baka lang iba yung naiisip ni Tatay Freddy. Kaya ako, sinabi ko sa inyo, tatay, na si Tatay Freddy ay may pinapaliwanag sa akin na hindi ko maintindihan. Siyempre ako, hindi man ako masyado marunong sa mag-English eh. Siyempre siya, English yung sinasabi po niya, pinagpapaliwanag niya. Pero hindi ko maintindihan yung paliwanag niya kung ano yun. Kaya sinabi ko, sabi ko, si pare, sabi ko lang, para ano yon, para okay lang yung sinasabi niya sa akin. Kaya nasabi ko naman sa inyo, tatay. Kasi ayaw ko naman yung kasama ko na may problema, hindi natin matulungan. Kaya
po, inano sa inyo, hinanggol sa inyo po. Payuhan nyo nga, Toy. Sa akin lang, kung problema lang. Kung problema lang, hindi ko alam kung... Problema ng asawa, ako na nagsasabi, Tay Albert. Problema ng asawa o ano man. Sinabi sa akin ni Kuya August eh. Ako, kung bilang yung mga asawa natin ay mayroon siyang mayroon ibang pinapalabas sa atin. Ang gusto ko lang naman sa asawa, kung asawa mo ang ano sa iyo. Basta wala lang pa yung sakitan o walang importante na kikita kayo ano, iniiwanan mo kasi totoo. Eh wala namang mangyayari pagka palagi kang kasama ng asawa, wala namang ano kakainin nyo. Eh mahirap lang naman tayo. At siyempre, maghanap buhay ka para meron ka maibigay sa asawa mo. Kung hindi naiintindihan ng asawa mo yun, hindi niya maintindihan yun bari yung lagi kang wala ng asawa mo. Pero, mayroon bang siyang nasasabi na lagi ka na lang doon, eh bakit hindi ka na lang dito, hindi ka ginaganon? Hindi, tay Freddy. Si Tatay Albert po kasi nagsabi ng isang araw, parang yung mga galaw niyo nga po, dati, nakikita niya ngayon. Eh, ayos na po yung trabaho na. Kaya nag-aalala po kami. Ayos na po yung trabaho. Maghapon kami nagtatrabaho, araw-araw. Hindi, parang sinasabi ni Kuya August, parang ayaw kayong umuwi dun eh. Wala naman problema dun, Tatay. Kung talagang ayaw ka uwi na eh, ano mo ba? Ganun po ba yun, Tay? Totoo po ba yun? Hindi, ganito. Bakit pa natin ipagagawa yung bahay kung hindi ka pa uuwiin? Wala naman tayo pagkakasala. Ayaw po talaga. Ano? Ayaw po niya. Pinapayagan akong umi, pero wag daw akong magtatagal. Yung ganun pa rin. Kaya yun yung ano... Dito o doon? Doon po siya. Ibig sabihin, huwag na kayong magtagal doon. Ibig sabihin, wala naman akong ginawa masama sa kanila. Ngayon, sasabihin ko, eh kahit nga maghiwala eh, dahil marriage kami, ngayon, gumawa siya ng kasulatan. Wala naman akong ginawa mali sa kanila. Bakit pinipigil lang kang magtagal doon? Ewan ko ba? Kasi, kung sasabihin naman tungkol sa bahay, ay palagay ko anak ko nagtayo yun, may karapatan pa rin ako. Anak ko sila eh. Hindi, wag na lang dun sa bahay tayo. Ganito, pakinggan mo muna. Kung sundin natin ang married, kahit yung anak ko ang nagpatayo nun, dahil yung ipinatayo ko, wala na. May karapatan pa rin ako. Ha? Ngayon, kung kukunin natin ang isang karapatan ng mag-asawa, kahit matagal kaming hindi nagsama, marriage kami. Ha? May mga anak kami, may ebidensya. Ngayon, ano man ang ipundar ng mga anak ko, ano man ang kwan, may karapatan ako. Ngayon, kung tungkol sa aming mag-asawa, kung siya ay nagkasala, hindi siya makakatapak sa akin sa bahay dahil kasi may donation tayo. Ganun lang kasimple. So sa tingin nyo, may... Wala naman akong pagkakasala sa kanya. So yun na. Yun. Kayang hanapin siguro nun sabi-sabi, ako nagkaroon ng karamdaman. Ano? Ganun lang naman. Ngayon, kung sasabihin ng asawa ko, lumayos ka, bay parehas kami, hindi ka pa, nang gumawa siya ng kasulatan. Ngayon, kung sasabihin niya, yung mga anak mo na nagtayo niyan, abay tama eh. Eh tayo naman eh, binago naman natin eh. Ayaw ko na magulong buhay. Tahimik ako, ayaw ko na magulong buhay. Wala ko ba sinasabi sa inyo? Wala naman sinasabi sa akin. Eh, yung sabi-sabi tatay ko muna. Kasi ako, tahimik na ako. Tatrabaho na. Hindi, nag-alala po ako sa inyo. Wala po. Kasi gaya yun, masyado niyong iniisip yun. Mahirap na tatay. Kasi ako, naiintindihan ko na. Tatay, mga kwento-kwento lang. Kung umuwi ka, ay hindi. Kung bahay niyo yun. Tahimik na ako, tatay. Ayaw mo na lang ba? Ako, buhat na nawalan ako ng magulang. Ayaw ko, tahimik na ako. Kung ano man ang
Pinagdaanan ng magulang ko, o ano man. Eh, ano, nasa kabilang buhay rin siya. Baka masakit pa yung ginawa niyo tayo. Eh, wala akong ginawa tayo. Baka sobrang sakit pa po ng mga nakaraan. Wala akong ginawa ko sa kanila. Pero nung umuwi ka ba, yun yung sinabi sa'yo? Alam, eh, baka kwentuhan lang. Alam mo naman ang kwentuhan. Basta ako tatay tayo. Ayoko na ng magulong buhay. Kasi yung magulang ko, sasabihin ko, tungkol sa pera o kabuhayan, maluwag kami ng araw. Oo, inaamin ko sa barangay ng tatay ko, isa kami na merong kabuhayan ng araw. Eh, ganyan din ang gumulo sa buhay ng magulang ko. Kaya ako tahimik na, ayaw. Marami na akong hirap na pinis. And mga bata pa lang kami, naiwanan na kami ng tatay ko. Eh, tahimik na ako tatay, ayaw na lang. Kaya ko naman magtrabaho. Hindi ko kayo nakakatulog na maayos eh, no? Ngayon. Nakakatulog naman tatay. Ang ibig sabihin, hindi masyadong makatulog. Maaga ako nagigising. Katulad ko yung mga aga. Gusto niyo po balik tayo kay doktor? Ah, para... Hindi ko, hindi ko. Alam ko akong pa. Nintuan ko na tatay kasi eh, ako hilig ko talaga magsulat. Kasi pag nakikita akong nagsusulat, bakit nagsusulat? Eh nag-aaral na ako. Nintuan ko na. Kasi dati ko magkakalala bago ako magkakalala. Bago nung ako magkakalala na halaman. Ayaw ko na tahimik ako. Sa kainaamin ko, marami na akong tinarabaho, marami na akong giniskarte. Kung sasabihin naman nila, kaya ko ito. Ayaw ko na tahimik na ako. Marami na akong hihirap na dinanas. Pumuna po kayo. Kasi mag-aalala po yung mga ano natin. Eh, ayaw ko na. Kasi ako, gusto ko tahimik na buhay. Wala akong nagrobyag ng tao. Hindi na ako tayo uwi doon. Uuwi rin ako tatay. Mahal ko yung mga anak ko. Kaya niya na muna si nanay ko. Sobrang hindi pa ko talaga ano. Huwag na natin muna ipilit ko. Sa ko, hindi naman siya ang kong ko. Kung halimbawa man eh, mga anak ko lang. Ito, ibigin sila ko. Saka ako eh, ay hindi na rin ako paano kasi eh, noong araw eh, napan din ako sa airfield eh. Ayun. 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 Eh, sasabihin ko na ito to. Isa akong doctor engineer na hindi nakapag-aral. Pagpapatunay, ma'am. Doctor engineer. Ngayon lang na ginawa niya ng ganun ng galaw. Kaya, siyempre ako bilang kasama niya, siyempre nag-aaral na ako dahil siyempre dati-dati hindi naman na ano na sasalita ng ganun si tatay. Kaya, siyempre sa dahil nasabi niya naman na medyo na ano siya noon, baka bumabalik dahil sa problema. Ito nga po yun, positive doon sa problema. Ang daming sinasabi na ano, ako lang hindi ko naiintindihan ng iba. Sa totoo lang. Ano kaya ako yung tayo na? Malamang sa malamang, sa tagal ng panahon, nang umuwi siya, may parang rinireject siya. Parang walang... Bakit ganun? Ano kaya? Ano? Bakit? Hindi na ba talaga maano yung kalagayan mo? O ano? Nag-aliwalay na ba sila? O ano? Hindi ko po alam din eh. Gusto daw, yung sabi po ni Kuya August, gusto po ako makausap ni nanay kaya hindi ko po alam ano yung gustong pero parang hindi ko po alam. Mas maganda po tatay na ano yung panig yung asawa para makausap po para muna. Kung ano man ng ano man yung sabihin yung isa noon yung asawa ay
ano inyo kung tama yung decision ng babae. Kasi si Tate Fred, wala naman siyang inaano o kwan. Kaya... Puro trabaho nga ako siya. Ang inaano ko lang, bakit ganun na ayaw nilang magtagal? Mm. Anong dahilan? Yan po ang tanong. Kasi may ando naman yung mga anak, siyempre. Mm. Eh, nakikita ko naman, mahal naman mga anak niya yata. Mm. Yung mga bata, sobrang ano po sa kanya. Lalo kaya, na si Jade. Kaya nga eh, kung karoon man ng ibang pag-isip noon, eh dapat may unawa nila kasi sa daming problema. Mm. At hindi na kaya man. Ano po lahat yun, Tay? Bili niyo ako ng isang Mertilet. Mertilet. Saka rubbing alcohol maliit. Apo. Saka bourbon powder maliit. Saka sugar maliit. Para po saan? Para dito. Ano pong gagawin dun? Ibabitamins ko saka ako ikokol. Okay. O sige, Tay. Thank you, Tay. Kateka, bini. Thank you.